Sanchez, bakit huminto yung escort? Ang ating gobyerno ay parang isang malaking pamilya. Isang ama at maraming anak. Sa dami na nasasakop na gawain, madalas na nangyayari ang hindi sinasadyang pagkukulang. Mga kapatid, hindi naman po mahirap ang hinihingi sa atin ng nasa itaas. Pang-unawa lamang po at pagmamahal sa ating kapwa para lalong tumibay ang ating mga pamilya at lalong tumatag ang ating bayan. Mga kapatid, huwag natin tularan si Cain. Sa halip na unawain niya ang kanyang ama, siya'y naging malupit. Rosario at dasal ang ipangtapat natin sa anumang klaseng armas. Huwag po tayong padadaig sa bulong ng demonyo. Sila po ang nagkakalatang kasamaan dito sa atin. Narila ko eh. Di gumantay ko. Ha? Iho, hindi ako pare.
According to our intelligence report, pangatlong biktima na ni Colonel Carlos Ricarte, ang Agriculture Secretary. Now on the 28th of this month, darating ang isang Prime Minister. At ayon na rin sa report na aking natanggap, sa airport pa lamang, babanata na siya ng mista mo. To cut the story short, kaya kita pinulaw sa current assignment mo sa Mindanao. I want you to neutralize Colonel Ricarte bago mapahiya ang presidente, ang ninong mo. Pero sir, hindi ko maintindihan eh. Bakit pumapatay si Carlos sa ganitong kalalaking tao? What is he trying to prove? We're all facing a blank wall, Iyo. Kaya kung mahuhuli mo siya ng buhay, doon lang natin malalaman ang tunay na dahilan. Bal, alam kong higit pa sa tunay na magkapatid ang turingan niyo ni Carlos sa isa't isa. Kilala ko ang kalibre ninyong dalawa, mula pa sa akademya hanggang sa armed forces. Sa talino, tapang, at galing sa paggamit ng barel. Ikaw lang ang maaari kong itapat sa mista mo. Sir, alam na ho ba ito sa palasyo? Tayong dalawa lamang nakakaalam sa objective nito. Huwag na natin silang guluhin pa. Trabaho natin to. Basta isipin mo na lamang, pangalan ng ninong mo nakataya rito. Bukod sa malaking kahihiyan sa ating bayan kung may mangyari sa Prime Minister, malaking kawalan din sa ating ekonomiya dahil siguradong maraming investments ang pinaplano nila rito sa ating bayan. Sa madaling salita, napaka-importante ng bisitang ito ng ating bansa. He needs to be protected from Colonel Ricarte. Si Teniente Veloso ang makakatulong mo rito. She will report directly to me tungkol sa progress ng mission mo. Teniente, okay lang ba kayo? Ma'am, kilala niyo ba yung bumaril sa inyo? Hello. Gusto ka na, Mr. Carlos. Hinahunting mo raw ako. Ayokong maniwala sa sinabi sa akin ni General Montoya tungkol sa'yo. Kaya kita hinahanap. Gusto kong mag-usap tayo. Pag-usapan natin ang tungkol dito. Mista sa mista. Bakit ba? Eh, kasasabi mo lang na hindi ka naniniwala. Paano ko totoo ang mga paratang sa'yo? Problema mo na yan. Kaya kung ako ikaw, kalimutan mo na yung mission mo kay General Montoya. Ayokong mapasama ka sa listahan ng mga iniwan ko na patay. Carlos, nung magsundalo ko, sinama ko na ang pangalan ko sa listahan ng mga patay. Kaya nga lang, kakabit ko swerte. Kaya hanggang ngayon, buhay pa ako. Uubusin ko ang sinasabi mong swerte mo, mista.
Talaga bang si Colonel Ricarteng tumarantado sa ating dalawa? Munti ka na nga mapahamak, ibubulahin pa ba naman kita? Pwede bang tumuloy? Bakit ba ang init ng ulo mo? Ngayon na nga lang ulit tayo nagkita eh. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit pati ikaw gusto niyang idamay. Hello? 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 Yan na naman siya! Tapa! Tapa! Aleluya, amistad. Sir, ano ba talaga nangyari kay Carlos? Bakit ho siya nagkaganon? Mula pa sa kanyang lolo, hanggang sa akin, lahat kami, nanguna sa akademya. Marangal at magiting ang mga Ricarte. Kaya nung magtap ka sa PMA, huwag mong mamasamahin. Hindi ko matanggap na maging pangalawa lamang ang anak ko sa'yo. Oo nga. Tinatalo ka niya sa mga competition, pero hindi yan ang importante sa akin. Ang mahalaga sa akin ay ang akademya. Kung tinalo ko man ho si Carlos noon, ay dahil na rin ho siguro sa ingat at syaga. Pero sir, napakatalino ho ni Carlos. Hindi katalinuhan ang magpabaya. Siguro kung hindi dahil sa mama niya, noon pa man, pinutol ko na siya bilang isang Ricarte. Dahil sinira niya ang line of honor ng aking pamilya. But he is your son. I know. Nung huli kong makita si Carlos, ay nungilibing ang nanay niya. Mula nung balita na lang ang natatanggap ko sa kanya, ang sabi nila, kahit nalasing si Carlos, siya pa rin ang nagli-lead sa kanilang mga operation. At ang bawat taong napapatay niya sa kanyang encounter, pangalan mo ang sinisigaw niya. Well, I created a monster out of my son. Tuluyan na yata nasira ng bait ang anak. I'm sorry. I destroyed your beautiful friendship. And I'm very, very sorry that I destroyed my son and my family. For what? For my false principles. Sir, alam niyo ho bang he is now a hired assassin? Nagpagamit na rin po siya sa organized crime. At pawang malalaking politiko ang kanyang mga pinapatay. Mayor, congressman. Congressman. At nitong huli, si Secretary. Nabasa ko sa dyaryo. Isang cabinet member ang pinatay niya. Val,
Sir? Makikiusap ako sa'yo. Hanapin mo ang anak ko. Ihingi mo ako ng tawad sa kanya. Alam kong wala nang pinakamasakit ang ginawa ko sa kanyang pang-iinsulto. Baal, gawan mo ng paraan para magkasunduli kami mag-ama. Matanda na ako. Iyan ang huling hiling ko sa'yo. Sir, I was assigned to get Carlos dead or alive. Nagpunta na rin po ako rito para humingi ng tawad sa inyo. Kung sakali hong hindi siya sumuko. Hindi ko na alam kung sino sa amin ni Carlos ang maiiwan na katayo. Tuloy na ako, sir. May professional jealousy pala sa iyong pamilya, Ricarte. Pagkatapos pa lang nung graduation namin sa PMA, iba na naging trato sa akin ng mga Ricarte. Ang hindi ko lang inaasahan, naaabot kami sa ganitong sitwasyon ni Carlos. Alam mo, kung tutuusin, hindi mo rin masisisi ang mista mo kung bakit na-discarril ang karir niya. Isipin mo lang dahil sa honor na pinairal ng papa niya. Nasira ang magandang relasyon ng pamilya ni Ricarte. Siguro naman hindi pa huli ang lahat. Pwede ko pa rin siyang pakiusapan bilang kaibigan. Malalim ang pinagsamahan namin ni Carlos, Barbara. Palay natin, dadaling ko sa bayan para pakisigis. Ano ka ba naman? Hindi ka ba nananawa? Pag-araro, pagtatanim, pag-aani, pagpapakisigis. Ano ba? Ganito na lang ba ang magiging buhay mo? Ha? Kaya yung pinasok mo, hindi ko pinakailaman yan. At alam mong hilig ko to. Sariling lupa natin to. Ba't ako mananawa? Ba't ka napipikon? Eh, nagbibiro lang ako, ha? Panat sibuyas! Ikaw naman kasi, kala ko naman, tinututuo mo na ako eh. Tenyente! Sir! Ate pala. Halika nga dito. Long time no see ah. Kumusta na? Mabuti. Ikaw, kumusta na? Okay lang. Ay. Okay ka pa dyan. May pagdanasa na yan. Pagyakap-yakap mo ha? Oy, nakikita ko eh. Wala. Ano? Ikaw talaga puro kakalukuhan ha? Yakap-yakap pa dyan. Pakang sila mo lang ako. Si Mamang, nasan? Sa bahay. Gano'n ba kadelikado yung tinatrabaho ninyo? Ha? Na ako, na sarili mong ina, eh, hindi dapat makaalam. Ano ba yun, Baltasar? Ma, ganito lang ho yun eh. Alam niyo po kung gano'n ko kayong kamahal. Pero sa military ho kasi, kapag sinabing highly confidential... Yan nga ang kinatatakot ko dyan sa profesyon mo. Sa tuwing mawawala ka sa paningin ko, hindi rin nawawala ang pag-alala ko sa iyo. Ma, kayo naman oh. Hindi na ba kayo nasanay sa akin? Buhat ho ng tinyente ko, kernel na ho ako ngayon. Yan pa rin naririnig ko sa inyo. Wala na ho bang bago, ma? Mm-mm. Uya, ma, baka naman mamaya maiyak na ako dyan sa drama niyong dalawa. Baka naman pwedeng si Ate Barbara ang pag-usapan natin. Yan! Good timing ka talaga. Oo nga, iha. Akala ko naman eh, kaya kayo biglang sumulpot dito. Ano ba? Magpapaalam na kayo at magpapakasal. Ay,
Nako eh. Naiinip na nga ho ako eh. Ni Honey ho, hindi ho namin napag-uusapan na magpakasal. Ang feeling ko nga wala sa akin ang focus ni Colonel Baltasar Soriano. Kain tayo? Alright. Ikaw naman, oh. Ikaw talaga, lorong timing ka parati. Kuya, gusto mong man, oh. Ayoko. Ang galing mo talaga, kuya. Tama lahat, oh. Chamba lang yan. Galing mo pa rin. Chamba, chamba lang yan. Ma, oh. Ma, umiti ka naman. Nenervous ako. Okay ba kayo dyan? Okay, Colonel Bonnie. Yan, okay ka naman. Oh. Nangingilalang baril ng kuya mo. May hirapan ka dyan. Huwag yan, huwag yan. Itong gamitin mo. Pera, mother. Okay ito, ah. Ganda, ah. Sige na. Ganda pa lang may ala, sexy pa. Luko-luko. Siloso. Mas pogi kasi ako sa'yo. Kaya mo yan. Ang galing din pumalik ka, no? Ah, di talagang wala kang pagbabago. Tignan mo, oh. Ganda, mama ba? Oh, sa pulacho kay Mr. Ligurano. Hoy, Baltasar. Hindi sundalo yung kapatid mo, ha? Agriculture ang tinapos niyan. Biro ikaw, subukan mo humawak ng araro. Ah, araro, ha? Kaya mo yun, kaya mo yun. Ah, hindi, mas bagay kay Andy yun, ma. Ikaw na magtalaga, oh. Na ito. Shit, grabe. Impressive talaga, wala akong masabi. Halos pareho kayo ng credentials at ng achievements. Lumamang ka lang sa kaklase mo dahil nung nasa PMA kayo, nagsuma ka, nagmagna lang siya. Oh.
Tama na! Tapos na! Tapos na! Hindi pa tapos. Ano ka mo? Ngayon tapos na. Tulog na tayo? Anong iniisip mo? Ha? Wala. Ito. Tol, pagbalik ko, dadala na kita ng magandang baril. UMESCO, para siguradong tatama ka. Promise yan, kuya, ha? Oo, hindi ka na magmimintis doon. Pero pag hindi ka pa rin natuto, kalabaw na lang ang dadaling ko. Siguro naman. Mag-iingat kayo, ha? Opo, ma. Lalong-lalo na ikaw, Iha. Aalagaan mong maigi si Baltasar ko, ha? O, ma, alaga mo raw ako. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala dyan. Pag lolo ko yan, upakan ko yan. Ma, upakan ako. Upakan ako. Gawin mo yan, ha? Oo. Ate, ma. I love you, ma. Love you, ha? I love you very much. Halingan rito. Kuya, aalagaan mo si mama, ha? Yung mga kalaba mo, tatabi mo matulog, ha? Gabi-gabi po, kuya. Ako na bala. Ako na yung bato. Sige. Ma. Ingat. Love you, ma. Sige, ho. Bye. Sige. Bye. Sige na. Papirmahan mo muna ito kay Major bago mo ipakita kay Sir. Yes, ma'am. Ma'am? Yes? Gusto raw ko kayo makausap ni General Montoya. Ilang araw ko nang hindi nagre-report sa akin. Paano ko malalaman ang progress na trabaho ninyo? Paano kung biglang meron akong bagong impormasyon? Hindi ko alam kung saan ko kayo hanapin. Sorry po, Sir. Sinamahan ko lang naman ho si Bal para bisitahin ang mama niya sa probinsya. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Delikadong operations nyo. Kaya lalong dapat na malaman ko lahat at bawat detalye ng mga galaw ninyo. Paano ko nasundan kayo? Baka nagdamay pa ang pamilya ni Bal. Sinabi ko na sa'yo, mapanganib na tao si Ricarte. Hindi na ho mauulit, sir. Nasaan nga pala si Baltasar? Thank you.
ba tayo tapos? Magkikita pa tayo. Buhay ka pa ba? Buhay ka pa ba? Ika! Buhay ka pa ba? Buhay ka pa ba? Ano nangyari kagabi? Natitiyak kong may personal na siyang laban sa'yo. Ano mang oras nakahanda ako sa kanya. Pero iba naglalaro sa utak ko ngayon, Barbara. Sa tingin ko, isa siyang robot na kundi mo sususian na hindi gagalaw. Ang ibig sabihin, galamay lang si Carlos. Ang mahalaga ngayon, malaman natin kung sino kumukontrata sa kanya. Ano ka ba? Ipinapapatay ka na, ipinagtatanggol mo pa ang mista mo. Alam mo ba, na kung siya talaga ang nagpasabog kay sekretary at sa dalawang government officials last year, he must be really crazy. Mayaman ang pamilya ni Carlos. Kaya sa tingin ko, parang secondary lang sa kanya yung pagiging gun for hire. Ang ibig kong sabihin, kung babasahin ko yung character niya ngayon, parang meron siyang hindi ko maintindang objective sa buhay niya. Bal, weird na yung kaibigan mo. May saltik na yon. Kaya tama si General. You have to stop him bago mag-destabilize ang gobyerno. Mahirap pumatay ng kaibigan, Barbara. Susunod na ako! O sige, dalian mo ha! At baka lumamig ang sabaw! Oho! Hello. Mista. Carlos? May sorpresa akong ibabalita sa'yo. Malangit na wa ang mga kaluluwa nila. Carlos! Carlos, putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Sir.
Kung hindi ko binigay sa'yo ang assignment mo kay Ricarte, hindi sana nadamay ang mga mahal mo sa buhay. Nakapagpasya na ako, Bal. Kaya ako nakipagkita sa'yo. May napili na akong kapalit mo. Magbakasyon ka muna. Habang mabigat pa sa kalooban mo, nangyari. Nagbis na unang buhay ang aking ina't kapalit. Hindi ko gusto maging personal ang labanan niyo, ni Ricarte. Personal man to o hindi. Hindi ako papayag na mapunta sa ibang kami ang misyong ito. Hindi insubordination to, sir. Nakikiusap po ako. Eto, ang latest information tungkol kay Colonel Ricarte. Kung kailangan mo ng backup, ibibigay ko sa'yo. Kahit ilan ang kailangan mo. Sir, naka-deploy na po ang mga tao. Colonel, nasa loob na po si General. Thank you. Ikaw na bahala sa kotse ko. Opo, sir. Good morning, sir. Morning. Hindi maganda yung nagsisisihan sa loob ng isang team.
Pero kung tinanggap po yung backup force na binibigay ko sa'yo nun, wala na sana tayong problema. Sir, hindi pa rin nung matatapos ang problema natin. There is someone giving orders to Colonel Ricarte. Hindi ko palang mo alam kung sino o kung kanino nang gagaling. Pero pag nalaman ko ito, sir, mas kinahinaral pa, babalatan ko siya. Mas importante sa akin si Carlos. Dahil darating ng Prime Minister, I'm so pressured already, Carlos Soriano. Get me Ricarte. Hindi yung kung sinong general ang pinagsususpechahan mo. Bakit? May pruweba ka na ba? Wala pa naman, Jose. Pero may naamoy na ako. Colonel, kaya tayo nag-uusap para paalalahanan ka. Your time is getting short. You had to neutralize him before it's too late. I-priority mo si Colonel Carlos Ricarte. Kasi kung ano-anong iniisip mo. Miss, I'm Colonel Soriano. Ano yun? Sir, inabot lang ho sa akin ng mama. Sinong mama? Hindi ko ho kilala eh. Sige, salamat. Ano yan? Si Carlos. Ha? Colonel, kukunin ko pa yung kotse niya. Sige, sige. Nakita niyo ba, Sir Kate? Kanina pa ho kami rito, sir, pero hindi ho namin siya napansin. Hindi nyo nakita? Hindi ho, sir. Well, it could be a hoax. No, sir. Masyado ko hong kilala ang mista ko. Galing siya rito. O maring nandito pa siya. I'll leave some of my men with you. Please don't do that, sir. With all due respect, sir. Sir, I can handle myself. All right. I'm not exaggerating, but I mean, no one's asking you to be a hero. Pero talagang nasa kamay mo na ngayon ang kaligtasan sa kahihiyan ng presidente. Inaasahan kita, man. But be careful, please. Sir. Let's go. Oh!
Naubos yata buhok natin. Okay ba itong bagong gimmick ko? Miss Tricks pa yan, ha? Gimmick ba yan o tinoyo ka lang? Pal, plain safe lang ako. Paano kung bigla kami magkita ng mista mo? Eh di hindi niya ako agad makikilala. Maunahan ko siya. Huwag kang pakasisiguro, sa'yo na rin ang galing. Ibang klase si Carlos. Huwag niya akong subukan. Ano nga rito? Yabang mo. Pero cute ka. Talaga. Alam mo, Bal, saan niya kaya nakukuha yung mga impormasyon niya? Lahat ng galaw natin, alam niya. Eh, matagal na naman wala sa serbisyo si Ricarte. Baka naman si Montoy ang nagbibigay din ng tip sa kanya. Si General? Oh! Bal, ano ka ba? Ano ba klaseng tanong yan? Ano naman ang motibo ni Montoya para ipapatay ka sa taong pinahanap niya sa'yo? It doesn't make sense. It does make sense, Barbara. Bukod sa atin dalawa, sino nakakaalam ng mga galaw natin? Natural. Yun ang papel ko, ang mag-report sa kanya. Kaya, Bal, imposible ang iniisip mo. Walang imposible sa politika, Barbara. Okay. Tama ka doon. Pero hindi ko talaga makita ang relasyon ni Montoya sa awol mong mista. Hello? Si Baltasar ang gusto kong makausap. You fucking son of a bitch! Kung may galit ka kay Balsa, ang harapin mo! Huwag kang... Putang ama mo, Carlos! Wala pa ako nakita ang tao kasing duwag mo! Hayop ka! Tapusin na natin to! Isa lang ang dapat mabuhay sa atin! Ikaw o ako! Huwag kang apurado, mister. Nag-umpisa pa lang ako maglaro. Alam kong sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. At yan ang gusto kong mangyari. Ang maggalit ka sa akin katulad din ng galit ko sa'yo. Sira na talaga ulo mo! Huwag na wag mo ako matatawag na sira ulo! Dahil kayo nang papakuhol sila! Patutunayan ko sa inyong dalawa na pareho kayo puro! At itong tandaan mo, mas matalino ako sa'yo! Mas magaling ako sa'yo! At kahit sa anumang bagay, hindi mo ako kaya! Putang ina mo! Hayop ka! Gal! Lang dahil sa mama mo, matagal na kitang pinutol bilang isang Ricarte. Ikinahihiya kitang maging isang anak! Ikinahihiya kita! Ikinahihiya kita! Si Sir Carlos ho, naghihintay sa loob. Si Carlos? Opo. Sige, abante mo na.
Carlos! Carlos! Carlos, hijo! Dad! Surprise! Thank God! Pinagbigyan mo ako sa pakiusap ko kay Val na magkita tayo muli. Sino? Nanggaling dito si Val? Shit! Hindi ako bumalik dito dahil sa kanya. Nagpunta ako rito para ipaalam sa'yo na malapit ang matupad ang matagal ko nang isinumpa sa'yo. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pag-uusapan ng pangalan, Carlos Ricarte! Pero Junior, ako yun, hindi ikaw. Iho, nagsisisi na ako. Alam kong wala nang kasing bigat ang kasalanang nagawa ko sa iyo. Patawarin mo na ako. Ha? Anong klaseng prinsipyo meron ka? Ha, Dad? Pagkatapos mong wasakin ang buhay ko, babalihin mo lang ang prinsipyo mo nang basta na lang ganon! Makinig ka sa akin mabuti, Dad. Malalagay sa history itong anak mo na hindi kayang gawin ni Baltasar Soriano dahil mas magaling ako sa kanya at mas matalino ako sa kanya at higit sa lahat, mas buo ang loob ko kay Val. Iho, ano man nangyayari sa'yo? Mamaya na yan. Halika, Dad. Naganda ako ng dinner para sa'yo. Halika. Halika. Matagal na tayo hindi nag-dinner ang sabay. Pagbigyan mo naman ako. Ang ganda lalaki ng anak mo, no, Dad? Halika! Puro paborito mo itong pagkain. Halika. Mabuka! Di ba paborito mo lugar ito? At ito naman ang kay Mami. At yan. Yan naman ang sa akin. Here, let me serve you. Fried chicken. Sugpo! Ano pang gusto mo, Dad? Ano bang ibig sabihin nito? Dad? Naniniwala ka ba sa Diyos? Oo naman. I read the Bible every day. Kung ganun, God knows how much I hate you. Pero iho, shut up! Shut up! Shut up! Dad, do you believe in the Last Supper? Ano ba namang klaseng tanong niya ang Carlos? Then, this is your Last Supper. Mission accomplished. Sir Carlos, uwi na po! Ah! Talaga,
Natutulog ako, dumo ko kinukulit. Bakit? May angal ka? Sinabi ko ba? Yun naman pala eh. Sige, tuloy mo lang yan. Tara.
Hello? Hello? Why ako? Kumusta na mga supporters natin, kuya? Nadagdagan na ba? Areglado na mga nagsyanting Chinoy sa Binondo. Ang nilalakad ko na lamang, yung business sector sa Makati, na medyo meron pang nag-aalangan bumaliktad eh. Well, kung okay na ang Filipino-Chinese Chamber, ikuha mo na ako ng paunang pondo para naman magamit ko na at maidagdag doon sa ating disinformation campaign. Pag naibaba ko na ng gusto ang rating ng presidente, madali mo nang makukumbinsi ang mga elitista sa Makati. Magkano ba kailangan? Well, if you can give me 50 million, lalong magaling para lalong mapabilis ang pagbulusok ng administrasyon ito. Give me a day or two. Sasayad na sa mga kamay mo. Mamaya lang yan. Talagang maasahan ka, kuya. Yung pinagagawa ko sa'yo. Ano na ang lagay mo? Darating ang Prime Minister. Everything is running smooth. Ilang tulog na lamang. Makokontento ka na. Gagawin ni Carlos ang lahat. Mapatay lang ako. Mukhang malayo inabot niyo, ah. Hindi, ah. Hindi? Eh, ba't nakatayo pa yan? Nakita kita, eh. Nakita? Tarantado ka, shit ka. Ang haba ng buhay niyan, bariling ko yan, namamatay, eh. Barbara! Barbara!
Kaya pala kahit saan ka magpunta, parang pakong nakalabas ang ulo mo para kay Ricarte. Si General Montoya na nga ang hinahanap nating susi. Katibayan na lang ang kailangan ko. Bukod ba sa person na nagalit sa'yo ni Ricarte, may iba bang dahilan para ipahama ka ni Montoya? Dalawang bagay. Kapag nadali ko si Carlos, bida sa buong Pilipinas si Montoya. Baka i-appoint pa siya ng presidenteng chief of staff. Pag ako naman nadali, damay pati ang prime minister na bisita ng palasyo. Madidestabilize ang gobyerno at magiging paborito kay Senator Raul Montoya na tatakbong presidente. At kahit na sinong itapat ng administrasyon sa susunod na eleksyon sa kanya, angat na angat pa rin ang kapatid ng general. So kahit pala pagbalibalik na rin mo ang sitwasyon, panalo mga Montoya. Mga hayop na yon, kaya pala puro kalaban nila sa politika ang itinutumba ni Carlos. Barbara, alam ko na lahat yan eh. Isang minuto pa, kasabay na natin sa sabong tong townhouse mo. Pwede ba pumasok ka na sa loob ng... Hoy, baka magbilang demonyo ka. Hindi pa tayo kasal. Sakay na. Ba't ba ang sungit mo? That's an order, Lieutenant. Yes, sir. Hello. Colonel Suryano ho to, sir. Bal? Hindi ako multo. Ba't parang gulit na gulit ka? Bal, nape-pressure na ako. Darating na ang Prime Minister. Yung pinagagawa ko sa'yo, wala pang nangyayari. Si Poncio Pilato lang ang may karapatan maghugas ng kamay, sir. Pupunta ako sa Malacañang at kakausapin ko, Presidente. Sasabihin ko sa kanya ang misyong ipinagagawa mo sa akin. At ipaalam ko rin sa kanya na may gustong sumabot tayo sa gobyerno natin. What the hell are you talking about? Soriano, huwag mong sabihin ninong mo, Presidente. Akong general at hindi ikaw. Kaya akong mas paniniwalaan niya. I'll take my chances, General. Huwag lang mapahamak ang Prime Minister at ang administrasyon ng aming Presidente. Soriano! Soriano! You son of a bitch! Bal, blunder yung gagawin mo. Bahala na. Kung mali ako, then I will be court-martialed. No. We will be court-martialed. Bal, I'm sorry. Carlos Arroyano, leave the palace! Repeat! Don't let Carlos Arroyano leave the palace! Sir, kalalabas lang ni Carlos Arroyano. Yes!
Bibisitahin ko lang yung pasyente ko. Yes, Doc. Kumusta ka na, sir? Ang kontrata ko sa'yo, bago ko patayin ang Prime Minister, iseset up mo para sa akin si Soriano. Hindi ko alam kung pinaplanda lang ni Soriano. Pero magre-report siya sa Presidente tungkol sa mission na binigay ko sa kanya. Mahalata ako. Kaya inunahan ko na siya. Pinalabas ko na meron siyang masamang intensyon sa Pangulo. At dahil sa kaduwagan mo, PNPNBI, hinahunting na siya. E paano pa kami magkikita ni Baltasar? Alam ko lahat ng mga lungga niya. Hindi ako sisira sa kontrata natin. Ikaw pa rin ang papatay sa kanya. Sir? General? Tatanga-tanga. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako sisira sa usapan natin. Tuloy pa rin ang kontrata. Madalang patay si General George Montoya. Sila rin ang pinakikilalang suspect si Montoya sa loob mismo ng ospital na kung saan siya nakarabay bunga ng makainkwentro niya si Colonel Baltasar Soriano. Ayon sa General, nang bago pa ito paslangin kanina, ay tuwiran niyang in-expose si Colonel Soriano na siyang may pagtatangka sa buhay ng Pangulo. Kung bakit at ano ang motibo, ay kasilukuyan pa ito ang iniimbestigahan. Ang biktima ay nakatatandang kapatid ng Senate President na si Raul Montoya, isang presidentiable na frontrunner ng opposition bloc sa darating na eleksyon. Sa kaugnay pa rin balita, kabayan, bagamat nagpalabas na ng double red alert ng Defense Secretary, handang-handa na ang palasyo para sa pagsalubong sa isang state visit ng Prime Minister mula sa Ibayong Lago. Mula dito sa News Center 4, ito si Tina Pangilinan Velez para sa isang minutong pag-uulan. Bal, kahit wanted na tayo, hindi pa huli ang lahat. Hanggat hindi lumalapag ang eroplano ng Prime Minister, pwede pa nating itama ang mali. Ituloy natin yung plano mo kay Senator Montoya. Tawagan natin si Defense Secretary Canlas. Hello? Colonel Soriano on the line, sir. Oh? Colonel Soriano. Yes, I'll take it. Colonel Soriano, what has happened to you? Have you been convinced by the left or being used by organized syndicates? Kaya ka ba nag-traitor sa bayan? Sir, hindi ko totoo yan. Eh, paano mo ngang ipaliliwanag eh? Alam na no buong bayan ang plano mong pagpatay sa presidente. Look, Soriano. You are also the prime suspect in the killing of General Montoya. Anong may didepensa yan? Sir, sa tingin niyo ho ba tatawag pa ako sa inyo kung totoo lahat ang mga paratang nila sa akin? Sinira ni General Montoya ang buhay ko! Sir, kilala ninyo ang pagkatao ko. Soriano, kahit na inaanak ka pa ng presidente, hindi ka niya itotolerate kapag gumawa ka ng kasalanan! Sir, please give me a chance to prove my innocence. Sige, makikinig ako. Sir, hindi po totoong may planong i-assassinate ang ating presidente. Ang talagang plano nilang i-assassinate ay ang bisita natin Prime Minister sa kanyang pagdating. Kilala ko po kung sino ang assassin. At ngayong gabi po, iaharap ko sa inyo ang taong nagplano na lahat ng ito para destabilize ang gobyerno.
Mauna na ako, Corazon. Ikaw na muna ang bahala kay Kuya. Oo. Tatlong committee hearings ko bukas, kaya baka sa gabi na ako makabalik. Bayaw. Sige. Ate. Darating na ako. Hindi ko alam kung kanino pinatrabaho ni Kuya ang gusto kong mangyari. Dahil patay na siya. Kaya, hindi ko rin alam kung matutuloy pa ang plano ko bukas. Kaya ako kayo pinatawag. Gusto kong burahin niyo ang duda sa isip ko. Sa tamang presyo, wala na tayo pagtatalunan, Senador. 20 milyon. At sagot ko ang kabuhayan ng bawat pamilya ninyo kung may mapapahamak. Ano pong gusto niyo pagawa sa amin? Bukas ng umaga, lalapag ng eroplano ng bisita ng presidente. Gumawa kayo ng gulo. Pumatay kayo ng kahit ilan sa mga dayuhang bisita. At kung may pagkakataon, itumba niyo na rin natin, Pangulo. Ang kapal na mukha mo, Senador. Kaya hindi umaangat ang buhay ng mga tao dito sa atin. Dahil sa mga politiko katulad mo, pinababoy mo mga Pilipino. Who the hell do you think you are, you son of a bitch? Putang ina mo rin. Ako si Colonel Soriano. Special Forces ng Maris na siyang uhuli sa iyo. You are going to arrest me? Ha! Nag-iisa ka lang, gago! Nagkakamali ka, Senador. Isang patutak ang kasama ko. Sinong gago ngayon sa ating dalawa? Alam mo, Soriano, hanga ako sa iyo. Ang galing mo! Dapat maging security ka ng... Huwag mo kong hawakan, baka bariling kita. Konting hinahon, iho. Pag-uusapan natin ang bagay na ito. Magkano kailangan, ha? 10? 20 million? Name your price. Nakakikilabot ang mga pinagsasabi mo, Senador. Mr. Secretary. Kumpadre. Wala akong kumpadre, kurat. Ipinahanda ko na ang munting lupa para gawin mong Malacanang. Mr. Secretary, kapag hindi mo nagawa yung sinasabi mo, kakasuhan kita. Tatanggalin kita sa pwesto mo. At ikaw rin, Colonel Soriano. Maghanap ka na ng ibang trabaho. Mr. Senator, if you're thinking of your immunity, kalimutan niyo na. Dahil nakuna ko ng buo ang privilege speech niyo ngayong gabi. Kaya huwag ka na mangarap ng himala. Dahil ang mga katulad mo hindi na pinagpapala. Now disembarking at gate
What they will talk about, I cannot divulge right now. Barbara, position. Nasa loob na ako ng tube. I'm ready na. Be prepared. Anything can happen. Ingat ka. Ingat ka din. Mabuhay! Ni hao ma. Mabuhay, Mr. Prime Minister. Welcome to the Philippines. Thank you. Please follow us. Okay, lead the way. Yes, sir. Come on!
Ng lulusutan. Huling pagkakataon. Sumuko ka na. Ako? Susuko? Eh, wala pa kayong sandaan. Naloloko na ba kayo? Noon ko pa sinabi sa inyo, mas magaling ako sa inyo. Mas magaling pa ako sa patako. At lalo mas magaling ako sa iyo, Baal! Diyan ka nagkamali. Kago! Ikaw ang gago. Ang pagkakas na ako, ang pagkakas na ako. Huwag mo na mo kayo.